pag siguro signal ultra, eh, pwede dire-diretso nila. Pero pag execration naman yung nakalamang, having carry pa rin sa lineup nila, mahihirapan sila dito. Pero eto na nga, game number one, blue side ng signal ultra, red side naman ng execration. Pakilala muna natin ang execration. Eto, Max, for the Valeri. Chaklo naman sa kanyang Kufra hit for the carry sa Gitno or Mae para sa kanyang Thams at Benny Cutie para sa kanyang show. Ito naman sa ating blue side, yan ang signal ultra. Chujin ang gagamit ng Granger Hates naman with the Gushon Blanc for this Grok DJ para sa Kaja and Rhea with an Atlas. Ako po, mukhang walang tatao dito sa bottom lane. 4-1, 1-4 ang kanilang rotation for the execration. Talaga naman gusto lang nilang i-clear lahat ng bagay. Gusto nilang walang makuha sa kanila or walang ma-invaden sa kanila para nga naman hindi ma-late yung funnel nilang si Hit. Diba? Oo, oh, pero kita natin yung positioning doon ni Zagit, ni Zagit, ginard-hand ni Zagit, no, naka-ready talaga kapag may dadaan, so nilabas niya yung parang medyo palakol niyang pabilog doon para if ever, talagang madadali niya agad. Mm-hmm. Pero speaking of, for this both teams, medyo maingat lang din naman, it's all about, again, sinabi mga early game, kasi more on funneling din yung ginagawa na dito. So this is an off-lane Gushon for Signal Ultra, kasi sobrang bilis din talagang Dumidepende lang or kumukuha lang lane. Samantalang bottom lane natin sinalo lahat ng bala dito, pero yun, napigyan for that one, Signal Ultra lumamang sa execution for 1-0 agad. Pero ito na mga kaibigan, kita natin sa may bandang top lane, eto na si Chakno, kumuha na damage against this turret ng Signal Ultra. Pero si Hades halos wala na buhay. Flicker in for Benny Cutie plus si Jit Kondo to kill that one. Si Blanc wala na yung buhay against 3-3 hit para kay Hate. Nako po, ayun, Chakno securing that kill para sa kanyang Kufra. Nandun supposedly si Imba DJ for the backup, pero hindi na kinaya to sustain or to save yung mga kakampi niya dito against execration. Oo, kala ko ibibigay niya yung divine judgment niya kasi level 4 na rin siya dito eh. So, kumbaga, nag-ano na lang siya. Intayin ko na lang yung mga kaibigan ko bago ko ibigay yung divine judgment na kailangan. Pero eto na nga, yung divine judgment na ibigay. Pero Chak na naman, pasok sa loob, nasalya pa yung dalawa. Hindi pa tapos ang laban dito. Sinusundan si Etomac na pwede nang mamatay. Pero Hate, medyo malalim. Pero at least, nakakuha ng kill para sa kanya. The littlest things matter. Lalim doon ah. Pero eto na nga, aboy, nakapag wild charge pa palayo, para nga naman makatakas doon sa nagbabadyang panganib. Pero eto na nga si Benny Cutie, nasipa yung isa. Talaga namang ano, ali yung play para yun sa kanya, plus the turtle para sa execration. Grabe. Giling sa backline ang galing, no? Sa may damo. Alam mo na, papansin ko dito for execution, laging pa sandwich yung ginagawa nila. Para literal, parang ginagawa nila ng ano yung tawag pag nagbo-boxing? Yung stage? Yung boxing stage na lang. Boxing stage. Parang ginagawa niya ng sariling ring. Yeah, parang ganyan, mga kaibigan. Parang hindi makatapos. Pero ito na, Fatal Links, mga kaibigan. Pero sa wild charge nga lang naman, napatay dito si Chak. No, pero nahabang nangyayari yun. Dali, eto, Max, halos wala ng buhay. Hindi na. Uy! Nakapatay po! Bago makatakas, men, that's the man. Eto, Max, with that Valir, napakaganda nga buga para sa kanya. Pero si Inba DJ dito, very aggressive lang din naman. And a kill para sa kanya. Yun, munti ka na talaga. At least nakapatay siya bago siya makapatay. Pero maganda naman kay Inba DJ, hindi niya hinayaan na mabuhay talaga si ano, si Eto, Max. Kasi syempre, nakapatay na siya ng kakampi. Alam nga naman pabuhay mo, wala ng buhay yun. Pero eto na nga mga kaibigan, Hate, mukhang lalaban pa kay Hates. Level 5 din naman, kaya pinasok na sa loob. Pero Blanc to the backup para dito sa isang Gushon. Alam naman natin yung Gushon sa early, kailangan talagang lumakas yan kasi for the damage at damage, meron talaga yan. Pero oops, si Chaklo dinaanan lang. Hindi din sila nagpansinan if ever. Sige, Chaklo lang. Importante, alam ko na rin dyan ka. Pero mapansin natin dito for the execution squad, more on a threat objective naman yung ginagawa nila dito. Although yung show nandun sa may top lane, na magde-defend naman for the side of execution. So this time around, napakasakto ng pasok to ni parin Chaklo, pero divine judgment ang sagot. Napakakunat ng Kufra dito ng tropang execution natin. And ito na may sandwich play. O diba, dalawin na kayo dito dito ever. Tatlo pa nga sila dito eh, pero eto na nga mga kaibigan, tower lock lang si Hate para makakuha siya ng kill dito. Pero ops, uy, naku po si Mae, pinasok sa loob, sinalo yung pangalawang bala at panghuli. Pero eto pa nga, buhay pa rin ang tropa ng execration, wala pa rin naman napatay sa Signal Ultra. Pero ang maganda, nakakuha sila ng isang objective. Oo, but speaking of objective, tingnan natin, Direk Popey, kung ano ba ang sitwasyon ng ating gold ngayon for this both teams. Yan, 4K. Na-former natin, 4K.
for this carry ni paring Hate. So, napakalaking ang farm na yan as compared to the 3.7k dito ni Chujin wherein siya nakakuha ng first blood. So, ibig sabihin, yung dalawang tori dito na objective ng execution, super naging reason siya para maging advanced dito or labang yung goal ng execution. Tama ka dyan. Plus, the BOD coming from Benny Cutie for that show, and blank na patay ang isang carry dito, mukhang-mukhang mani-negative pa ang tropa ng execration sa pagkakataon nito. Mae, titingnan natin kung mapapatay nga ba Imba DJ for that one, pero nahit pa rin ni Chujin. Eto Max Flicker out, pero Chaknu nagpapanggap na damo pa rin dun sa bandang gilid. Hindi siya pinapansin eh. Napapansin sa kanya, no? Kaya siguro sa kanya, sige na nga, hindi na rin ako papasok. Napapansin sa akin. Pero ito, kinagandahan, free signal ultra guys, sila ang makakakuha ng turtle objective dito against execration. Si Benny Cutie natatakaan, pero oh, nakupusun po para sa kanya nito na si Eto Max with a bad breath. Oh, makakatakas pa rin dito si, ano, si Benny Cutie. Nako po, nakapag-flicker out. Ang maganda nga naman yung flicker niya, pero natatakan siya ng bagya kahit naibitaw niya. Pero eto na naman, ang hindi nyo pinapansin, yan yung magpapasakit ng ulo nyo mamaya. Kasi yung mga setup niya is malaking bagay for the execution, especially Hate dito kasi marksman niya. Pero Chaknu, sinalo lahat ng damage dito at bouncing ball pa ngayon para sa kanya, pero nakapatay pa rin ang tropa. Samantalang Mae, lalaban sa tatlo. Eto Mac naman, binaril dito ng saglit. Oop! Dinoble kill pa nga sila dito ni Chujin. 3 para sa dalawang kill. Mga kaibigan, dito, 10-8 ang ating score. Samantalang Benny Cutie naman, objectives is objectives lang. Oo, trabaho lang kayo na sa top lane siya, ngayon naman nasa bottom lane siya. Kumapansin natin guys, butas na pala yung second tier turret dito ng Signal Ultra sa may top lane. And for execution, I guess mas maganda kung masira na nila agad yung middle lane turret. Kasi so far for Signal Ultra, the damage of Chujin is already there. Kita naman natin yung kanina. Tapos naka-double kill pa siya. Mind you guys, this is 5-0-1 for this Granger of Signal Ultra. Oo, naka-ano pa yan, naka-bounty and beast. So, yung pera niyan is aangat at aangat talaga. Pero eto na nga si Rhea, mukhang nasasaktan dun sa damage na kayang ibigay ni Hate. Ang problema lang talaga para sa execution, kailangan lang makapag-setup ni Chaknu. Pag nakapag-setup si Chaknu dito, magiging okay na. Pero eto na nga, nakakuha ng Cyclone ay natatampain. Mae will go down dun sa top lane. Ang kaninang pinupugo na Gushon, eh ngayon na yung tamang pagkakataon para mambigay ng damage, no? Iba yung ginagawa dito nila, Captain Imba DJ. Parang tinatalawas nila doon sa team fight na gustong gawin ng execution. So far kasi for execution, sobrang bilis ng rotation nila kanina. Mm-hmm. Nahihirapan mag-initiate dito yung Signal Ultra. So for Signal Ultra, yung mga nagsasolo lane dito for execution na lumilinis ng mga minion wave, automatic binaburst dito ni Imba DJ at saka ni Hades. Imagine Kaja at saka Gushon yung huhuli sa'yo. Napakahirap agad nun for this one. And this is another turtle objective na masesecure ng Signal Ultra against execution. Kanina 4k yung ano pera dito ni ano ni Benny Cutie tsaka ni Hate bago tayo mag tingin ng items. Pero tingnan natin ngayon direct kung nakakapantay na ba sila. Oops, okay na. Oo, nakakapantay na si Granger. 6.8 pa, bilis. Yan yung sinasabi natin, best na ano eh. Talagang kung team fight oriented ang lineup dito ng execration, ito namang Signal Ultra, gumak sila ng gumak. Tapos kita natin ngayon na effective naman for their team. Imagine 150 for Zagitnu for that times and necklace of the rats agad naman dito for Hades. Although for execution, isa-secure nila dito yung turret sa may middle lane for wild charge to kill Hades. So that, oh, sige. Ako na, bakbakan na. Bakbakan. Pero bottom lane natin, mukhang mabibigyan. Oops, nada, ano pa, nadadge pa ni Etomac ng bahagya yan. Pero habang may nangyayaring kaguluhan, nandito si Benny Cutie to save the day. Kumuha pa rin ng objective, nalaliman doon ang Signal Ultra at nakakuha si paring Benny. Oops, lalaban pa nga, wave the dragon. Uy, na ibigay, papatayin niya pa nga dito sa pagkakataong ito, laban sa dalawa, Imba DJ. Tama ka lang. Ang laki ng tulong ng BOD, best. Ang laking tulong ng BOD para sa show. Grabe dito si Benny Cutie. Talagang literal na Benny Cutie, trabaho lang. Trabaho lang to, Benny. Walang personalan. Yan. Kasi dito natin kanina habang nagkakalo ng team fight, talagang nga dinerecho na dinerecho niya. Tapos kumuha pa siya ng isa rather than umuwi. So ganun na lang din ang ano dito, ang confidence dito ni Benny Cutie to kill that Gushon of Signal Ultra. Pero anyway, tingnan natin yung item dito. That is 7.1k for this show. Plus the endless battle at yung time controlled boots pati na rin ang kanyang BOD. So imagine guys the damage na kanya ibigay.
Oo, pero nakita mo dito yung Atlas 6.4K, malaki pa yung pera niya sa iba. Dalawa silang malaki pera, si Chujin tsaka si Rhea. So, nagiging maganda nga yun para sa kanila. Pero, oops, Benny Cutie, masisili pata. Oop, nakapag-flicker out. Tingnan natin kung makakatakas pa siya dito sa dalawang players. Pero, mukhang tatatluhin. Aapatin pa nga, ginalit. Kanina ka ba kuha ng kuha? Binigay lahat ng skills dito. Muntikan pa si Imba DJ na mapatay dito, mga kaibigan. Eto, sinalo! Sinalo! In-straight! Nagulat ako, dire-diretso lang. Alam mo yung sa bowling, yung dumiretso, lahat tumama, ayun ang strike mo. Ayun, strike talaga. Mga kaibigan, for Etomax on that balier. Pero anyway, good counter supposedly for execration, pero ready din doon. Yung signal ultra na alam nila na dadating if ever dito yung mga tropang execration. Pero yung tropang signal ultra, guys, ang taas ng chance nila to get this lord. This is the level 1 lord for this game. But for execution, meron silang inhibitor turret na nasira agad signal ultra. For signal ultra, magandang kinagawa nila na nandun yung Atlas lagi to defend that lane. Ako po. So, kung sakali mang hindi nasalo ni Etomac yun, magiging ibang story yun kasi makakagamit siya ng skill. So, kung nandun kasi yung point na parang teka, napatay yung isa natin tropa, kailangan natin silang bawian. Pero eto na nga, speaking of bawi, mukhang blank, nasaktan sa damage na kayang ibigay ni Hit dito. So, waitings na lang ang Signal Ultra for the Sanctuary Lord at execution. Tingnan natin kung paano nila kukuwanin or ibabalik yung kalamangan kanina. Kasi ngayon, namamaximize na nung Kaja and Hades dito. Gushon yung linyahan nila. Kahit sino man yung tatapat sa kanila, sigurado mababurst daw nila eh. Malaking bagay. May execute pa. True. Sure na makakapatay dito. Pero ito talaga yung pinakakailangan unahin ng execution, guys. We have 801 plus the Berserker's Fury dito for Chujin. So, merong Cho na mataba. And I'm sure pwede niyang patay ito if ever yung Granger. Although problema, pa nagkamali na pasok yung ano, kagaya nung naging example kanina, yun yung magiging problema. Pero kita natin ngayon, nadaanan ni Rhea yung bush kung saan nakatago si Chakno. So, hindi na rin magtatry mag-engage dito ng execution kasi first lord natin nandito na kumakatok sa bottom lane ng execution. Ngayon, we have the arrival, mga kaibigan, pero Yari, yung mga ang fatal links and possible kill. Grabe, dami. At hindi pa rin defended dito on Lord End. That's it. Inhibitor turret ay sira. Grabe yung damage na kayang ibigay talaga ng isang Chujin. Hindi pa kasi siya napapatay. So malaking bagay yun para sa kanila samantalang ma-e dito 150. So hindi niya na-maximize yung kalakasan ng emblem niya. Kasi alam naman natin na makakapagbigay ng spellbomb para sa kanya. Pero eto na naman si Rhea, mukhang hinahanap talaga si Benny Cutie. Kasi isa si Benny Cutie sa mga sakit sa batok nila eh. Diba? Siya yung ano eh, siya yung kumukuha ng objectives. Siya yung nakakabaon dun sa mga mapa ngayon. Pero tignan natin. Oh, nakaramdam, ultra instinct. Nakaramdam, oo. Dapat si Imba DJ hindi aalas, pero nakalabas yung ano eh. Nahanginan. Pero anyways, for this one, yung mga nakikita natin may mga dumadaan sa bush tapos hindi nagpapansinan, for sure yun yung isa sa example na disiplina sa paglalaro. Kasi alam nila na hindi advisable pa na mag-engage ito at teamfight kahit hindi nila pinipilit na gawin. So this time around, it's gonna be 16-10 for the score. 40 minutes to third game time for Signal Ultra. Very on the upper hand in terms of the situation here sa ating laro. All minion wave being pressured right now by their minion flow. So si Sagit, no, pumasok mga kaibigan. Uy, yung ganda! Naku, nabigyan pa nga rin dito mga kaibigan. Pero Chujin, lalayo na lang. Rhea, buhay pa din sa pagkakataong ito. Benny Cutie, yun na nga yung punteriya niya, bes. Pinatay na dito. And hindi pa tapos ang laban na yan, mga kaibigan. Pero Gushon dito to the backup. Imba DJ, hindi pa nabibigay ang kanyang divine judgment. Kung sino man yung makukuha niya dito, instant mabur burst down talaga nila. Agad-agad yan. Pero malalim, makapal yung minions dun sa bottom lane. Medyo independent. Pero iba yung laruan ngayon ni Benny Cutie. Grabe, no? Talaga for your execution. Objective after another objective. Na sinabi na kailangan makuha dito yung Granger automatic yun yung nakuha. Pero anyway, let's time for Signal Ultra. Kailangan maging maingat sila kasi execution naman nag-a-advance. Kita natin dito si Chakno with that bouncing ball. Kapitan DJ, mukhang mauhuli na. Pilit na mag-flicker out against these players of execution. At yung top lane ng Signal Ultra, makapal din ang minion na no. And if ever so, for ano naman, for his execution, medyo malayo yung minion wave nila. Oo, ngayon, sa oras natin ngayon, mga kaibigan, kailangan wala nang magkamali sa mga teams na to. Kasi kung may mamatay man sa execution na isa, o may mamatay man sa Signal Ultra na isa o dalawa, pwede silang kumuha ng Sanctuary Lord. So malaking bagay yun para dito. Pero eto na naman, si Mae, natakpan pa nga doon, nabigyan ng apat na players and patay
si Mae sa bottom lane, samantalang objective lang sana si Chakno doon, kaso ang problema wala siyang sapat na damage para mabasag yung Lord na yun, ay yung turret na yun sa mid lane, samantalang eto na yung Lord. Mga kaibigan. My Lord. Pero nagpapakiramdaman to if ever. Ang problema lang for single ultra since nandun yung three players ng execution, dapat maging maingat sila if ever kasi wala yung ano nila. Wala yung isa sa dalawang mage damage nila dito for the team. Although this is the level 2 Lord guys, so the Queen Swings naman for Chu Jane. Item check muna tayo. Habang sinisimulan dito ng Signal Ultra ang Lord. So, complete items here for Signal Ultra. Signal Ultra's Granger. Same goes with the carry din. So, tingnan natin guys for the Rose Gold Meteor para dito sa carry ng Execration. Labanan na ng mga X-Man. Labanan na ng mga tank. Yan ang ating magiging tanong. Lord, I almost kalahati na lang buhay dito na hindi kita ni Hades, dalawang players, at si Etomax nandito. Patay! Hindi! Nabuhay pa nga rin dito, nakapag-flicker out pa. Tingnan natin kung sino makakakuha ng Sanctuary Lord na to, mga kaibigan. Pero babaka pa rin si Paring Mae. Nakuha dito ng isang Grok. Hindi pa tapos ang laban na yan. Para dyan, mga kaibigan, Benny Cutie nakapag-flicker out para hulihin yung ano na yun. Meron pang isa. Uy! Nasipa po nga, nakapag-flicker out pero nasipa. Pero eto, Mac, buhay pa din. Isa na lang yung natitira. Mga kaibigan, isa na lang yung natitira for the Team Signal Ultra. Pero nakuha nila yung Sanctuary Lord, yun yung maganda. There is the Lord for Signal Ultra. Kaso problema dito, ang pinaka unang mabubuhay for the team is Atlas. So possible dito for Execration, diretsuhin nila to. At gaya na sinabi natin, damage for Benny Cutie is real. So kailangan talagang diretsuhin nila. At yung Lord, guys, pabayaan na nila yan. Ultra, hindi na lang kailangan i-defend. We have Malefic Roar for Hate on this game. 7 seconds bago mabuhay si Rhea. Possible tower lock for Execration. Naku, laki niyong bawas. Ito na, ang laki, no? And then, for game number 1, congratulations, Execration. Grabe.